What is up everyone, Jaren here, hoping you're great and safe. For this video, we will build a PC and actually, ililipat ko lang yung mga components na ginamit ko dati sa build dito sa aking bagong setup and magiging bagong case. This is the Coolman Robin 2 na in-unbox natin dito. Just check that video out. So, ngayon, magbe-build na tayo dito. As you can see, may mga nilagay na akong fans. Nag-research na rin ako dun sa airflow and actually guys, alam ko namang for liquid cooling talaga tong case na to, pero I just can't resist yung looks niya. And sa tinagal-tagal ko naghahanap, ngayon lang ako nakita ng white version nito. Actually, meron siyang tatlong version, white, pink, and black. And syempre, kinuha ko white dahil mahilig tayo sa white. And ayan, dumating na siya. So guys, ano pang inaantay natin? Let's start building. Alright, para sa mga components na gagamitin natin, actually nagamit ko na to dun sa Stormtrooper build, pero this is revamp, so mas upgraded siya ng konti in terms of the processor. So for the processor, we have the Ryzen 5 3600. For our motherboard, we have the MSI Mortar Max that can OC up to 4300 na megahertz of RAM. And speaking of the RAM, we have 32 gigs of RAM here, parehong from Team Group. Pero we have the T-Force Delta Tough RGB and we have the T-Force Dark Z Alpha. For our graphics card, ang gagamitin natin ay ang ating Game Rock Edition ng GTX 1070. So this is a chunky boy na may RGB dito sa gilid. Pero I'm thinking if pwede natin siyang i-vertical mount, since this can support vertical mount and especially sa laki ng case na to, baka kalahati lang yung masakop ng aking motherboard since MATX to. For our power supply, ang gagamitin natin is the Seasonic S212 Bronze. This is an 80 plus bronze rated and it has 620 watts. Good na siya for the whole system. For our storage, ang gagamitin natin, we have the M.2 NVMe ng Intel. It's Intel 660p. It's 512 GB. And for our hard drives, ang gagamitin natin will be 2 pieces of 1TB Seagate Barracuda 7200 RPM. Baale, all in all, 2TB plus 512 GB for our M.2 NVMe for our OS. And of course, ang star ng ating show ngayon is the Coolman Robin 2 White Edition. This is the white version. The most usual is the black one. And then may lumabas na pink. And then this white one. So we will be building on it. So guys, let's start the video. Alright, so tapos na yung ating build with the Coolman Robin 2 case. So ipapakita na natin, ayan. Ito ang pinakamalinis na computer na ginawa ko sa buong buhay ko. Dahil sobrang luwag nung cable management sa likod. Sa nakikita nyo ngayon, hindi pa siya tapos actually. Kailangan ko pang lagyan ng punuin ng fans. Dahil lalagyan pa natin ng mga customizations din. Yung logo natin, ilalagay natin dyan for the fan grills. Wait lang natin yun. I-update ko na lang kayo. And then, lagyan pa natin ng fans dyan for intake. So actually, yung configuration na ginawa ko dito is intake yung sides and bottom. Tapos exhaust yung nasa taas. So, para from my research, yun yung best configuration with this case. With this kind of case. So ayan. Ito na yun. Nag-complement ng maganda yung black and white setup natin. Medyo panira lang itong blue dito sa gitna na to. Pero titignan pa natin. In the future, iniisip ko kung lalagyan ko na lang ng GPU anti-sag. Yung anti-sag dito. Or i-vertical mount natin yung ating graphics card. So just stay tuned for that. And then, yan.
Thank you so much for watching this video. If you like this video, just click on that like button down below. And then if you have comments or suggestions, you can leave down comments down below. And you, if you haven't subscribed yet, subscribe to my channel for more PC builds, for more tech stuff like this. And guys, I'll see you on the next one.